Kumusta mga kaibigan? Halika at tayo maglipol-lipol, magmasid at magingat pa sa panibagong pagsusuri ng isang pelikulang patungo sa mga katangisip ng Agham, ang isang pelikulang thriller na pinamagatang Level 16, ang panglabing-anim na antas. Isang pangkat ng mga batang babaeng mag-aaral ay nakatira sa isang nakahiwalay tulang bintana na paaralan. Pangangasira na sa ilalim ng mabigat na pangmamatsyag, si Sophia at Vivian ay nakatira sa parehong dormitoryo at naging magkaibigan mula nang sila ay pinanganak ni hindi man nila alam kung ano ang eksaktong itsura ng isang tunay na labas ng mundo. Sa halip, sinabi lamang sa kanila na ang hangin sa labas ng mapaaralan ay marumi at nakakalason. Ngunit ang isang bagay na alam nilang sigurado ay bago ito pinagtibay sa mayamang pamilya, kailangan nilang malaman ang mga etika at sundin ang maraming maikwit na alituntunin pagkabay sa kanila kung paano manatiling malinis at maayos. Isang araw, kapag ang mga batang babae ay pumipila para sa paglilinis ang mukha sa ilalim ng kamera, kinuha ni Vivian ang isang nahulog na kahon para kay Sophia, ngunit nabigo upang ipakita sa oras sa ilalim ng kamera. Sa hinihina siya ay dinala kagad ng mga security guard para sa parusa. Sinubukan niya humingi ng awa ngunit walang tagumpay. Sa oras na iyon, si Sophia ay takot at takot upang mamagitan pa sa kanyang kaibigan. Maraming taon na ang lumipas, umabot si Vivian sa kanyang pagiging teenager. Tulad ng lagi, ipinagpapatuloy niya ang nakahinip na pang-araw-araw na gawain na nakahiwalay na kapaligiran. Bilang isang paraan upang maalalahan ang kanyang sarili, kung ilang araw siya sa boarding na paaralan. Nagmamarga siya ng nakaraan sa tabla ng kahoy tuwing gabi bago siya matulog. Ang punong guro ay binabati sila balang araw sa kanilang matagumpay na pagtatapos mula sa kasalukuyang antas, ang pagpasok sa antas 16, ang pangwakas. Na nangangahulog ang malapit na silang maging karapat-dapat na ampunin ng mayamang pamilya at magkaroon ng pagkakatang makita ang labas ng mundo. Pagkatapos ay itinilaga si Vivian sa isang bagong dormitoryo kung saan nakita niya muli ang kanyang kaibigang pagkabata na si Sophia. Sinubukan ni Sophia na magwelga ng isang pag-uusap kasama si Vivian, ngunit hindi siya pinansin na kunwari ay nagpakasakit sa aksidente ngayon sa nakaraan. Pagkatapos ng kanilang oras ng hapunan, ang mga batang babae ay hiniling na tumayo sa harap ng kamera at kumuha ng tulad ng vitamina pill na sinasabing mabuti para sa kanilang kalusugan at nagiging isa sa kanilang kinakailangan pang araw-araw na gawain. Si Sophia ay nananatili sa banyo, naghihintay kay Vivian. May sinusubukan siyang sabihin sa kanya, ngunit napahinto ng galit na si Vivian. Ang babaeng punong guro sa paglaon ay nagbibigay sa bawat batang babae ng isang palda bilang isang regalo. Habang ang mga batang babae na nanatili sa buong buhay nila sa paaralan gayunpaman, ipakita na hindi nila alam mga salita na kalimbag sa palda. Hindi nagtagal pagkatapos ito, habang nananatili nag-iisa kasama si Vivian, sinabihan siya ni Sophia na huwag uminom ng vitamina pill. Ngunit ang hindi pinapaliwanag ang eksaktong dahilan, sinusubukan mo ang malaman kung ano ang mali sa tableta sa susunod na araw. Nagpanggap si Vivian na kumukuha ng tableta bago ang kamera, ngunit luwa ito ng palihim. Mamaya sa gabing iyon ay gising siya. Sinusubukan niyang gisingin ang mga iba pang mga batang babae mula sa mahinding nilang pagtulog, ngunit hindi ito nagawa, na nagdudulot sa kanya ng pagtaas na hinala sa pil. Nagulat siya ang gising na si Sophia sa kahinihimok siya ng peke ang pagtulog. Kahit anong makita niya mamaya, bumalik mismo si Sophia sa kanyang kama bago pumasok ang punong guro kasama ang mga security guard na dinala si Vivian ayon sa pagbatang babae sa isang demonstration room kung saan ang isang matandang mag-asawa dapat ay ang mga nagpatibay ay dinala sa loob upang suriin ang mga kondisyon ng batang babae. Sinuri ng matandang babae ang kanyang sarili nila masayang mukha sa salamin bago pumili upang panatilihin ang iba pang mga batang babae. Habang si Vivian ay dinala pabalik sa dormitoryo, inihimok siya ni Sophia na maghanap ng paraan sa labas ng paaralan. Bagaman may nararamdamang kakaiba sa pag-aampon, gayunman iginip ni Vivian na manatili sa paaralan na naniniwala siyang lason ang labas ng mundo. Balang araw ang mga batang babae tinawag sa Emperemarial para sa isang pagbabakuna na inaangkin ng doktor na maiwasan ang sibon. Kalaunan ng gabi ngayon, subalit ang isang batang babae naghihirap mula sa isang biglang pagpaniligas dahil sa sinasabing pagbabakuna at dinala para sa emergency ang paggamot. Habang sa kanyang muling pagbisita sa Emperemarial, ipinagtapat ng Vivian sa doktor ang mga kakaibang bagay noong nakaraang araw.
Napagtanto ng doktor na bigo siya kumuha ng mga tabletas bilang isang resulta, binibigyan niya siya ng isang malaki pagbabakuna na kung saan ay nahulog siya sa biglaang pagkahilo. Habang si Bebe rin nakahulog sa pagkahilo pabalik sa dormitoryo, patuloy na kinukumbinsi ni Sophia si Vivian na tumakas kasama siya at sinabi sa kanya ang detalyadong plano ng pagtakas na nangangailangan ng isang pintuan muna. Naiinis si Vivian kay Sophia at sumabi sa galit na kung saan gayon pa man itinuring bilang masamang pamamaraan at pinagbabawal sa paaralan. Pagkatapos ay inuulat si Vivian sa punong guro at nakakulong sa ipinagbabawal ng silid bilang parusa. Pagkatapos ito, ang punong guro ay bumalik sa kanyang tanggapan at nakilala ang kaluguyon ng doktor na nagsasabi na kailangan nilang itaas ang mas maraming mga bata upang matugunan ang mga hinihingi mula sa mga namumuhunan. Ang punong guro gayunpaman ay tila may sakit sa negosyong ito at nais lamang nawakasan ang lahat ng ito ng maaga hanggat maaari. Ngunit binalaan siya ng doktor tungkol sa mga malalakas na namumuhunan. Sino ang pinakamaliit na nais nilang asarin sa mundong ito? Sa gabing iyon, habang ang mga batang babae nasa mahibing natulog, isang pangit na security guard ang panakaw sa loob at sisimulang isurihin ang kanilang mga condition sa hormone. Ang gising na sinusubukan ni Sophia na madaigang matigas na lalaki na may tuwalya ngunit sa hindi tagumpay. Sa kabutihang palad na gagawa niyang itumba siya lang isang plantsang bakal. Pagkatapos ay kinukuha niya ang pintuan mula sa security guard at pilit iniligtas si Vivian mula sa pinagbabaw na skit. Ngunit kailangan niyang talikuran ang kanyang plano pagkatapos mag-trigger ang alarma sa seguridad. Sa susunod na araw, si Sophia ay naabutan at lahat ng mga batang babae ay dinala para sa pagtatanong. Hinanap nila ang bawat batang babae para sa nawawalang security pass ngunit walang mahanap. Ang babaeng punong guro ay dapat gumamit ng kanyang sariling paraan upang matiyak na ang bawat batang babae ay kumukuha ng natutulog na tableta. Kinagabihan ng gabing iyon patuloy na sinasaksak ni Vivian ang kanyang palad upang manatiling gising. Natagpuan niya ang nawala na security pass na itinago ni Sophia. Sa kanyang pagkadismaya, ang pass ay madaling matagpuan na hindi magumagana. Ngunit sa security pass na alisin ang mga turkiyo nito, nagawa niyang ibaba ang pintuan. Pagkatapos nahanap ni Vivian ang punong guro at hinihiling ang lokasyon ni Sophia. Ang babaeng punong guro ay sumusubok na lilangin si Vivian at kalmahin siya na sa isang siringgilyang pangpakalma. Sa panahon ng sumusunod na pakikibaka, gayon pa man tinalo niya ni Vivian at nagkaroon ng pagkakataon na iturok sa punong guro ang siringgilyang pangpakalma. Pagkatapos ay inaalis niya ang kanyang security pass at hanggang sa silong kung saan nahanap niya si Sophia at pinakawalan si Sophia. Patungo sa kanilang pagtakas, nagkataon makapasok sila sa isang silid na operasyon kung saan nagtataka sila ng makahat na maraming mga patay na katawan ng batang babae na ang balat ng mukha ay iniwa. Siniwalat ang batang babae na dapat mapili pa sa pag-aampon ay tunay na laktos na kamatayan. Alam na ang ibang mga batang babae ay haharap sa parehong tadhana. Nagpasiya si Sophia na iligtas sila. Habang nagpapanik ay nagpumilit si Vivian na manatili doon naghihintay para sa kanila. Bilang pagbalik ni Sophia para sa natitirang mga batang babae, nangyayari si Vivian upang makapunta sa isang demonstration room. Mula sa video footage sa pagplay, kinilabutan siya ng malaman yon. Ang paaralan ay talagang isang pribadong klinika na nagbibigay ng operasyon ng implant sa mukha para sa mga mayayamang matandang kababaihan. Tulad ng bilin sa mga namumuhunan, itinatago nila ang maliliit na batang babae na malinis at maayos sa impyerno at ibenta ang kanilang mukha sa mas mabuting presyo pagkatapos ng kanilang pagtanda. Sa kabilang panik, nahihirapan si Sophia na akitin ang mga batang babae na magtiwala sa kanya at makatakas mula sa paaralan sapagkat matagal na silang nalasa ng utak. Ngunit sa halip, nais silang mag-ulat sa security guard para sa pagkabaliw. Sa mismong kritikal na sandali na iyon, dadalihin ni Vivian ang nakakulong na punong guro doon at pinipilit siyang sabihin sa kanila ang madugong negosyo. Kailangan tanggapin ng mga batang babae ang nakakagulat na katotohanan sa kanilang pagtuklas na ilang mga peklat sa operasyon sa kanyang ulo. Ipinapakita na kinukuha din niya ang paglipat ng mukha. Lahat sila ay kinilabutan sa isang tulay sa madugumatandang demonyo sa ilalim ng mukha ng isang hindi kilalang tao at ipakulong siya sa pinagbabawal na silid. Bago sundin ang paraan palabas, pinangungunahan nila Vivian at Sophia. Gayon pa man, mahigpit na hinabol ng security guard at kontrolado si Sophia kaagad sinasakmat siya. Vivian ay dumating para sa pagliligtas at namamahala upang ibulak ang security guard pababa sa isang mataas na patid. Pinapatay siya kaagad. Hindi nagtagal pagkatapos ito, nagpakita ang doktor kasama ang dalawang gunmen. Ang mga batang babae kailangan tumakbo para sa kanilang sariling buhay. Habang si Vivian ang walang mas mahusay na pagpipilian, dinala ang nasugatan na si Sophia sa isang bahay na warehouse at ikinandado ang pinto.
Nilapitan ng doktor si Vivian. Sinusubukang habulin siya upang manatiling kalmado at mahulog ang kanyang kutsilyo. Si Vivian sinaw nakakalam ng buong katotohanan gayunpaman. Pinuputol ang mukha niyang hindi mabibili ng salapi bago ang doktor. Nung nahulog sa isang malaking gulat at kailangan harapin ang kanyang wakas ng buhay sandali bago ang mga namumuhunan. Kinabukasan, dumating ang pulisya upang iligtas ng takot na sina Vivian at Sophia. Matapos sa kanilang makitid na pagtakas mula sa kabatayan, nakangiti ang dalawa na yakapin ang kanilang bagong buhay sa ilalim ng mahinang ulan at sikat ng araw sa kauna-unahang pagkakataon. At muli ito ang inyong Sweet Abby Channel sa isa pang pagsasalisay at pagsasalin sa wikang Tagalog, ang maikling pagsusuri ng isang pelikula. Lagi pong maging mapagmasid at mag-iingat sa buhay. At huwag lamang po kalimutan mag-subscribe kung ikaw ay bago sa aking channel. At huwag lamang po nakalimutan i-click ang all bell para lagi kang update sa mga sumusunod na bagong upload. At maraming salamat, hanggang sa muli, kaibigan.